Hi guys, good afternoon everyone. Today is May 25th. Guys, ano lang, mag-update lang ako sa ano, nandito na nga ako sa South Korea. Dumating na ako nung last Saturday night. That was May 21st. Pero ano, pasensya na kayo guys dahil hindi ako nakapag update, hindi man lang ako nakapag video kasi nung umuwi ako, hinang-hina yung katawan ko, yung pakiramdam ko kasi 1 week before mag-flight ako pabalik dito sa Korea, nagkasakit po ako mga guys. Nagkasakit po ako kung mga last week ng pag-stay ko doon, yung pinaka last week ng pag-stay ko dapat sa, doon. Yun sana yung may free time ako na kung sino yung pwede kong i-meet up sana, pwede ko pang ma-meet. Kaso lang, unfortunately, hindi naging ganun ang plano dahil nagkasakit po ako. Naalala ko nung galing kami sa bukid, tapos pumunta kami doon sa punto ng tatay ko. Pag-uwi namin, sobrang ano kasi guys, sobrang init, sobrang Makati yung nararamdaman ko, kaya pagdating ko, mga ilang minuto lang ako nagpahinga, naligo kaagad ako. Tapos kinabukasan, ano na yun, Sunday na yun, ano, nilagnat, bigla akong nilagnat. Masama talaga yung nararamdaman ko, kaya nilagnat ako, tapos uminom ako ng gamot kaagad kasi may mga gamot naman akong mga dala, pero hindi pa rin siya tumalap. Tsaka ano, pagka on and off yung lagnat ko, so akala ko mga ilang araw lang yun, pero hindi, umabot pa ng Friday talaga. So, mga isang linggo talagang ano. Sobrang nag-aalala ako, worried ako, mixed emotions. Kasi, syempre magpa-flight ako. So, kung mag-flight ako, kailangan ko ng mag-RT-PCR. May lagnat ako, kaya na-stress ako. Sobrang pag-aalala ko, baka mag-positive ako ng COVID na naman. Tapos nung last 2 days before flying back here to Korea, in Korea, ano yung mga Thursday yun, alala ko, hinang-hina na ako kasi hindi ako makakain. Yung mga kinakain ko, sinusuka ko, sakit na yung tiyan ko, parang mataki na yung ulcer ko, ganon. Tapos kahit amoy ng kanin, parang nasusuka ako, ganon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun ang nangyari sa akin. Siguro sa sobrang pagod, sa pag-iikot-ikot dahil ang dami kong inaasikaso. At saka sa sobrang ano na din. Sobrang init din kasi nung mga last week na nag-stay na ako doon, pauwi na sana ako dito. Ano, sobrang init ng panahon. Siguro na ano na ako sa na over fatigue plus init, ganun. Tsaka siguro may kunting naninibago din ako kasi matagal na ako dito kasi nakatira dito sa Korea. So siguro naninibago ako sa weather din, ganun, tsaka pagod. Kaya halo-halo na 'yon, at tsaka homesick kasi nami-miss ko na yung mag-ama ko. Si MJ nami-miss ko talaga. Tsaka na-miss ko din siguro yung Korea, kaya yun na lang yung nararamdaman ko. Tsaka nung Thursday, hindi na maka, ano, pagka bumangon ako, makaupo ako, higa uli kasi parang nahihilo ako. Pag nakahiga naman ako, hindi rin ako makatulog kasi para akong balisa. Kaya, tsaka yun ang nangyari sa akin habang ako'y naghihintay ng ano, flight ko papunta dito sa Korea. Ngayon, maraming nagsisend sa akin ng messages na mga
Sa relatives, naiintindihan naman siguro nila ako na hindi ako nakaikot talaga sa mga relatives, hindi ko sila na-meet lahat. Kasi parang imposible naman na araw-araw ko silang iikutin, isa-isahin. Parang hindi kaya ng power ko, kasi may mga inaasikaso pa ako. Kasi yung mga na-post ko sa Facebook na mga na-meet up ko, ano yan, para-paraan ng ginagawa ko dun. Halimbawa, may pinaprocess ako sa umaga, tapos may natira pa akong oras. Kaya nagme-message ako kung pwede tayo magkita kasi nandito ako sa gawi na ito. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi kasi ako umuwi na talagang purely vacation lang, hindi vacation yun. May inaasikaso talaga ako na napaka-importante. Kaya ako, nakauwi. So, yung mga sa relatives, naiintindihan naman siguro nila ako. Babawi na lang ako next time. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. At saka, siguro yung ibang mga kakilala ko, mga friends ko na na gustong-gusto nilang sabik na makita ako dahil sa sobrang tagal ng panahon, naiintindihan ko naman yun. Pero I hope na naiintindihan nyo rin ang side ko kasi hindi naman ako tumatakas. Parang ang dating kasi sa akin, hindi ako nagpapakita sa inyo dahil parang ako na magbigay ng pasalubong. Hindi po ganun ang puso ko. Actually, gustong-gusto ko nga magkita kayo eh. Tsaka nag-prepare talaga ako ng maliit na bagay na para sana bibigay ko sa inyo. Kaya lang, hindi kinaya ng power ko. Tsaka hindi ako makabangon. Hindi ako, nahihilo ako, nagkakasakit ako. On and off yung lagnat ko. Pati sarili ko, di ko maintindihan. Kaya, sana yung mga hindi ko na meet up, pasensya na kayo kung hindi tayo nagkita. Kasi itong pag-uwi ko naman talaga, hindi rin ito talaga vacation. Lambis ko na sinasabi na may inaasikaso talaga akong napaka-importante. Siyempre yung sa mother side ko na doon ko, namimit ko sila lagi kasi doon ako tumira sa kanila. Kasi nga wala na akong parents sa Pinas, guys. So, tsaka dalawa lang kami magkakapatid. Yung kapatid ko, nasa Negros na din. Tsaka, bumalik na din yata siya sa abroad. Kaya yung mga, ko na lang doon, yung mga auntie ko, ganon, mga uncle ko, sila na lang yung natitirang family ko doon sa Pinas. At saka yung mga pamangkin ko nga, hindi ko nga madala silang makakasama eh. Kasi, may kanya-kanya silang mga ginagawa, mga ganap din sa buhay nila araw-araw. So, hindi ko sila mahihila. At saka naman, may time din na pumunta naman ako doon sa lugar ng father side ko. Kaya nung pagpunta ko, pabigla-bigla kasi yon. Kaya nung pagpunta ko, lahat naman ng mga tao busy. So, hindi ko naman pwedeng hintayin ko sila na anong oras sila matapos sa mga trabaho nila at mag-stay ako doon hanggang gabi. Tapos iikutin ko sila isa-isa, parang imposible namang mangyari yun kasi may schedule din akong hinahabol. Kaya sana maintindihan nila ako, maintindihan nyo ako sa side ko din na ganon din kabisi yung hindi ganon kadali ang ginawa ko sa Pinas. Hindi ganon ka-easy yung buti kung mayroon akong sasakyan na sarili kasi kung kailan kahit gabihin, kahit abutin ako ng alas 12 ng madaling araw, ng gabi, pwede kasi may sarili akong sasakyan. Hindi, tsaka takot din ako mag-ikot-ikot lalo na pag gabi kasi alam niyo na matagal na tayong hindi nakauwi doon at saka medyo naninibago lang talaga sa lahat ng bagay. Kaya yun, kaya sa mga hindi ko nakita na mga friends, pasensya na lang kayo. Sana magkaroon pa ako ng chance na ma-meet up kayo next time. Tsaka mas lalong hindi ako umiiwas dahil sa makabigay ako ng kung ano-ano mga pasalubong sa inyo. Wala sa puso ko yan. Kahit wala akong bibigay ng pasalubong sa inyo, pwede ko kayong ililibre ko pa kayo kung nagkataon na nagkita lang naman tayo. Ganun yun. Medyo nakaka-hurt lang ng feelings na may marireceive akong mga messages na mga something ganyan na dahil nanghihingi ka ng ganyan, kaya ako hindi nagpakita. Hindi po ganun talaga.
Nagkakasakit lang po talaga ako at hindi ko mapipilit ang sarili ko na mag-iikot-ikotin ko kayong lahat. Isa-isahin ko kayong lahat. Mahirap yun sa side ko din. Sana maintindihan ninyo ang ano, ang side ko din. Yun lang. At saka bago ko makalimutan, gusto ko lang magpasalamat sa pag-uwi ko. Doon kasi dahil wala na kaming bahay sa ano, sa Pinas. Doon ako tumuloy sa auntie ko kay Auntie Ima. Shout out Auntie Ima, Uncle Idil, sa mga pinsan ko diyan sa Panabo, Salvacion, Urban Salvacion. Shout out sa inyong lahat. Shout out ninyo diha tanan. Sa akong mga pinsan, si Longlong na very supportive. Morentay akong sugo-sugoon, tagalod sa kuha. Si Minmin, may pinsan, si Carla. Magpagaling ka na lang kasi si Carla din parang ano, nilalagnat din siya sa isang bahay. Parang tatlo kaming nilagnat eh. Yung una si Longlong, pangalawa ako, tapos ito ngayon si Carla. Get well soon lang at ano, maraming salamat. Thank you sa inyong pagtanggap, sa pagpatira sa akin dyan ng libre. All out accommodation, free accommodation. Si Auntie Ima pa pati naglalabas ang mga damit ko minsan pagka ano, pag wala ako sa doon sa Panabo, pag nasa Davao ako, ganun. Thank you sa lahat, sa mga sa free accommodation, sa init na pagtanggap, daghang salamat sa akong mga iyaan di sa Panabo, from Davao, sa akong mga relatives na wa man lang yun ako na bisita, pasensya na mo. Daghang salamat sa inyong pag ano, daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong pag-abi-abi ka na ako. Thank you usab sa kay Auntie Bingbing, sa family ni Auntie Bingbing, sila Justin, si Kuya Jake, si Lenlen. Salamat dai Kuya Jake, ngayon mo kong gihatod sa airport. Thank you very much. Sana ikaw naman ang mag-ano, ikaw na naman mga after few months, I'm sure ikaw naman ang mag-ano, mag-flight. Basta amping mo din tanan, og salamat sa inyong tanan, salamat. Og ako sang pasalamatan ang family Rosana Ilias family. Dahil nung pagpunta namin sa bukid noon, maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin ni Sister Lu. Daghang kaing salamat mga buutan kay imong tibuok pamilya. Wala jud koy masulti ang bait-bait ng inyong ng buong family mo, Sis Rosana. Wala na akong ibang mahihiling, wala akong ibang masabi kundi salamat, salamat. Thank you very much. Salamat sa pag-accommodate nyo sa amin, sa pagpunta dyan, libre lahat yung pati mga foods, lahat-lahat, mga pag-tour-tour dyan. Daghan kayong salamat na I hope and pray, inshallah, na after 1 year or 2 years, makabisita magbalik din ha ni Sister Lu na pod, puhon-puhon, kaluyan ng Ginoo, inshallah. Daghang kayong salamat sis, regards sa imuhang mga, sa imong family, sa imong mama, kay Lenlen, kay Dudong, sa Rosana Ilias, pamilya sa Pinas. Daghang kayong salamat dong. Shout out sa inyohang tanan din ha. Og maulang to, og daghang kayong salamat. Thank you so much sa mga tumulong sa akin, sa mga nag-assist sa akin dahil sobrang tagal ko nang hindi naka-uwi sa Pinas. So, ang daming pinagbago from transportation sa mga nilalakad ko. So, kung wala yung mga friends ko like si Doris Zuzubrado, kay Noel Zuzubrado, maraming salamat. Thank you so much. Daghang kayong salamat sa inyong pagtabang sa kuha, kay Ate Inday, Mama Linta, kay Kuya Dutin. Daghang kayong salamat sa inyong pa-service sa kuha, sa inyong pagkuyog sa kuha. Nahuman ragid taon ako tanan ang ako mga pang-asikaso sa Davao. Daghang kayong salamat. Daghang salamat kay ano, kay Jojo sa kuang pinsan nga naadiha sa bahada, si Pining. Daghang salamat Pining. Shout out kay Ina, kay Justin,
Kay Ate Vicky o kay mga family ni Ate Vicky, daghang kaing salamat sa inyong pag-abi-abi sa ako. Daghang kaing salamat o see you again pon kaluyan sa Ginoo, inshallah. Thank you very much. Og ingat mo, amping mo kanunay. Daghang salamat. I love you all. At saka thank you din kay Sister Rilu dahil nakita-kita na tayo sa ano sa Davao talaga dun sa bukid nun. Thank you so much sis sa time na nilaan mo para sa akin, sa amin lahat. Maraming salamat. At saka thank you sa full support sa kay Rosana Ilias Vlog, sa Rosana Ilias Pamilya sa Pinas, Terry Lou 1220, na dahil tinulungan nyo yung pamangkin ko na si Kuya Darwin ng Panabo. Maraming salamat. Thank you so much sis sa full support. Ano talaga kayo, mga loyal kayo, na kahit hindi nyo gusto yung mga vlog ko, pero hindi ko nakita ang mga bad comments nyo. Basta nandyan lang kayo nanonood sa aking mga vlogs. Maraming salamat. Thank you so much. At hanggang sa muli, sana magkita-kits tayo. Sana makapunta din kami sa inyo si Sterilo sa Amerika. Inshallah, very very soon kung okay yung panahon natin, yung situation natin. Sana magkita tayo uli doon na ano na naman tawag nito. Reunited again. May reunion na naman sanang mangyayari sa ano, very very soon, inshallah. Maraming salamat sis. Thank you din sis Rosana Ilias sa full support sa channel ko at sa tulong mo kay Darwin, kay Kuya Darwin ng Panabo. Thank you so much sis. Miss you all. I love you. Bye. Nakalimutan ako. Thank you also to people sa ano sa Panabo New Pandan Barangay Hall. Salamat Phil sa imong pagtabang sa ko, sa imong pag-assist sa ako mga kinahanglan. Daghang kaayong salamat. Pasensya na, wala ko kabalik kay mo lagi ni nga kanang nagkasakit ko, pastilan nya. Daghang pug nanurok daw nga ko, tipdas ko no to, unsa ba to? So wala ko nagbalik nya. Get well soon ng Lisa. Laban-laban lang. Basta think positive. And let's continue our prayer na sana maging ma-okay na sa ng Lisa. Get well soon ng Lisa. Miss you all. Bye. Thank you sa mga taga New Pandan. Shout out sa lahat ng mga taga New Pandan. Thank you.